Hello guys, welcome back again to my video. Ngayon, nandito tayo sa Flipe Project M or ito yung tinatawag ngayong Flipe Mobile. Ituturo ko sa inyo yung mga basic function at mga pwede nyong gawin sa mobile phone nyo at sa PC platform. Or ito kasing Flipe Project M, naka-multi-platform na siya. Pwede sa PC, sa browser, sa mobile phone, sa mga smartphone, which is sobrang nakakatuwa kasi same na same talaga siya sa mobile phone at saka sa PC. Ngayon guys, uunahin muna natin kung paano ba yung basic attack dito sa mobile phone or sa PC. Ang gagawin nyo lang guys, kung nasa mobile phone kayo, i-double tap nyo lang yan. Ayan. Maraming nagtatanong, meron bang auto attack dito? Guys, walang auto attack. Yan, ganyan lang naman. Kung nasa cellphone kayo or mobile phone, double tap nyo lang yung monster. I-kill na niya yan. Same na same lang din yan sa PC. Halos lahat guys, nasa start menu. Pero meron akong nakita na iba yung function niya sa PC at saka sa mobile phone. Pero guys, unahin ko muna to baka bago natin ma-skip. Itong slot na to, yung 1 hanggang 0. Ito guys, kung gusto nyo patayo, ayan, pwede nyo ganyan. Kasi sa mobile phone, pwede nyo yan, nakatayo lang yan. Pwede nyo rin i-ganyan, ipahigaan nyo, plant nyo lang siyang ganyan. Tapos, kung palalabasin nyo naman yung action slot, pindutin nyo lang tong letter S na maliit na to, makikita nyo yan, same din yan sa phone nyo. Kung gusto nyo expand, ayan lang, expand nyo lang siya, ganyan. Na-expand naman siya. Yan, iga na ulit natin, lagay natin. Kasi nasanay tayo sa PC, ganyan. Kaya ako ganyan ginawa ko. Ito naman guys, itong sa status, ito, status muna tayo, ayan. Diyan nyo makikita yung HP, MP, FP, at saka yung XP nyo. Sa mga new player dyan. Ito naman yung navigator. Dito nyo naman makikita kung nasa ang area na kayo, sa mga newbie dyan guys ah. Then, yung character, ayan. Dito nyo makikita kapag nag-level up kayo, stats nyo, dito nyo ma-check. Tapos, kung anong server kayo, yung character name nyo, ayan. Then, PVP. Yung sa fame, wala pa, hindi pa updated yan. Yung next natin is yung inventory. Ito guys, sa inventory. Kapag nasa bag 1 kayo, ayan lang guys. Pwede nyo hanggang 4 yung bag. Ayan. Then, kung gusto nyo i-compress yung mga nasa inventory nyo, pindutin nyo lang tong sort item. Ayan. Kung palalabasin nyo naman yung pet nyo, kung meron kayong looter pet, i-double tap nyo lang or double click. Same lang yun sa phone guys ha, double click or double tap. Then merong ano yung ano, merong function yan. Ito, balik nyo yung pet, store pet. Kung lalabas nyo, double tap nyo lang ulit. Or ilagay nyo dito sa, ilagay nyo, i-drag and drop nyo dito sa mismong numpad nyo, itong 1, 2, 3 hanggang 0. Tapos ang kinaganda dito guys, yung dati naabutan nyo, hindi, halos lahat nilulot. Ngayon, meron ng filter. Itong filter na to guys, kung ano lang yung makita niya, kung ano yung mga nakacheck, yan yung ilulot niya. Kung ayaw nyo ilot yung pots, hindi niya kukunin yan. Tapos ito yung mga kinukuha niya. Dice, material. Yung dice or materials guys, kung naabutan nyo yung, kung natry nyo yung version 21 ng Flipe, ang materials guys is yung orichalcum or yung moonstone sandstone kasi ngayon meron ng lightning stone which is yung pinang-upgrade. Etong sinasabi dito sa mismong filter, etong dice or materials, ito yung mga ginagamit sa pang-upgrade. Katulad ng moonstone, kailangan niyan para sa jeep pro para makapag-pierce kayo ng weapon.
Sa web, sa armor naman, same din. Yung G-Pro kailangan ng Moonstone. Kapag upgrade guys, yung dice, hindi pa kasi uso dito sa version 7, yung Sandstone or yung tinatawag na Orichalcum. Ang tawag pa dito is Power Dice. Sa susunod na content natin, papakita ko sa inyo kung paano mag-upgrade or something na makakatulong sa inyo. Then yung next natin is yung sa private shop. Yung sa private shop guys, ito kasi sa PC platform or sa PC mismo, ganitong ganito talaga. Pero sa mobile platform, makikita nyo dyan sa phone nyo, pag pinindot nyo yung or tinap nyo yung private shop, isa lang, half lang yung makikita nyo. Makikita nyo dyan sa screen, half lang as in. Then yung next natin is yung quest diary. Ito yung quest diary guys. Kapag nag-quest kayo, tap nyo lang yung quest diary. Makikita nyo na lahat yan. Yung office. Ito kasing mga event, yung sinasabi dito sa event. Ito yung mga example ng event. Yung rock, paper, scissor, yung Valentine's event, ngayon Christmas event. Yun yung mga event. Dito yung lalabas. Ito namang sa general. Ito yung mga main quest nyo. Tapos yung mga sa office naman, ito yung katulad kay Lancome. Dito yung nag-a-appear. Then next natin is yung sa skill. Yan. Ito yung sa skill guys. Hindi mo na kailangan ipa-level yung skills nyo. Yan. Makikita nyo na lang yan dyan. Kasi sabi, ang dami nagsasabi sa akin, boss, hindi na ba pinapa-level yung skill? Hindi na. Automatically maglagay lang kayo ng skill. Tulad nito guys. Sample lang natin. Mamax natin yan, ayan. Yan, mamax lang yan ganyan. Then finish. Kung gusto nyo i-max, i-max nyo. Then yung next natin guys is yung motion. Ito yung motion guys. Dito nyo makikita yan lahat. Pati emoticon, yan. Pwede kayong umupo. Sa emoticon naman, ito. Same na same lang yan. Same lang din sa PC. Next na, ito yung naman sa map. Ito yung sa world map, guys. Sa mga new player dyan at sa mga nagtatanong, ano ba use nitong ABAT na to? Dati, guys, wala pang ganyan. Ito yung ABAT. Ito kasi use niyan, guys. Tinuturo niya kung nasaan yung mga monster, which is ang laking tulong para sa mga new player, sa mga old player na hanapin nila saan ba malolocate yung monster na to katulad ng ABAT. Diba? Makikita nyo yung ABAT. Ito. Itong mushpang, kita nyo, itong ABAT, malolocate nyo kung nasaan talaga siya. Tapos i-tap nyo lang ulit yan, mawawala ulit. Yun yung silbi nung show monster information. Kung hahanapin nyo naman sa world map, ayan, pa lang yung world map, as in lahat yan. Hindi pa kompleto kasi ito pa lang yung sa version 7. Ito, premium items sa Flipe Shop, ayan. Ito yung sa Flipe Shop. Kung makikita nyo, especially kung magre-reload kayo, ito. Yan, kunyari, reload lang kayo. Yan. Makikita nyo, mayroong mga cloak, fashion piece, fashion sets, flying, ayan, hair, pets. Ayan pala kasi yung mga available pets. Kasi syempre, close beta pa lang. Yung next natin is yung duration. Ano ba yung duration, guys? Ito, dito nyo makikita yung, kunyari, gumamit kayo ng premium item. Ayan. Then dito yan mag-a-appear sa duration para at least alam nyo ilang oras o ilang minutes pa yung ginamit yung premiums. Yung next natin, ito guys, ang daming nagtatanong, paano ba makipag-chikahan or paano kayo makikipag-communicate your chatting? Pindutin nyo lang start or itap nyo sa mga cellphone nyo or mobile phone, chatting, ayan. Then makikita nyo na yan, pwede na kayo mag-chat. Kasi ang daming, paano ba mag-chat, boss, sabi niya. Then, pwede na kayo makipag-usap niya. Nasubukan ko yan sa mobile phone din. Then, yung next natin is yung sa messenger. Ayan. Siyempre, kung minaka-add sa inyo mga tropa nyo, ayan, makikita nyo yan. Mga kaibigan nyo, ayan. Then, sa guild, ito naman. Andutin nyo lang yung sa guild. Then, yung next natin is yung community. Ito yung sa party. Then, tap nyo lang yung sa guild, ayan. Lalabas na yan.
ito naman yung sa notice, lagi yung nakikita to once nag-open kayo ng flight. Once nakaka-start nyo pa lang yan, makikita nyo yan dyan. Lagi yan naka-appear. Ito naman yung sa help. Ito yung sa tips. Sa FAQ. At syempre, hindi mawawala, InfoPang. Ayan. Makikita nyo yan, si InfoPang. Yung next natin is yung sa option. Guys, ito naman yung sa option para sa mga new player at mga nag-i-start. Para at least may idea kayo kung ano yung kung bakit ba kayo naglalag, ganito. Sinubukan ko kasi yung mga functions na to lahat at in-try ko para sa mga player. Ito guys, kung ang phone nyo kasi dito nyo mabibase yan eh. Kung ang phone nyo is 4GB RAM pataas, pwede na kayo mag-high nito, high or super. Pero kung ang phone nyo is 3GB RAM pababa, ang may sasuggest ko is middle and auto lang. Tapos kung pwede nyo na rin naman i-full screen pala yan guys. I-full screen nyo, tapos i-horizontal nyo yung phone nyo or auto-rotate nyo lang, automatically na yan magpo-full screen. Kasi guys, kung ika-cart, yan, ito lang naman yung mga suggested ko sa inyo. Pero itong cartoon, hindi ko naman sasuggest sa inyo yan. Kasi, as in, iba yung itsura niya. Then, syempre, sa music volume, ayan, yan lang. Kaya na mag-a-adjust niyan. Then, ito naman. Ang pinagkaiba lang sa mobile phone, merong direction pad. Ano ba yung direction pad? Makikita niyo dyan sa screen, yung direction pad dito. Then, yung next lalabas dyan is yung kapag nag-move kayo, merong up, down, left and right, yun ang ano. Then may mag-a-appear ulit na arrow up dun sa gilid. Ayun yung tinatawag na jump. Pag pinindot nyo yung direction pad, mag-a-appear na yung dalawang yan. Automatically lalabas yung arrow up, pwede na kayo mag-jump. Pero kung wala yung direction pad, inalis nyo, automatically pindot-pindot kayo parang nasa mouse. Or magta-tap kayo or mag-click kayo parang, sabi nga, parang nasa mouse. Then, yung sa jump naman, double tap para mag-jump yung character ninyo. About sa team, nasa sa inyo yan kung anong gusto nyo. Kung naabutan nyo yung masquerade, pwede yan. Dito nyo papalitan yan sa team. Then, syempre, original. Then, yung gold. Ito yung sa gold, just like sa version 21 ng Flipe or version 17 pataas, naka-team na ng gold yan. Sa version 16 pababa, hindi pa naka-team, naka-still original pa rin. Siyempre, Flypers tayo from FlyPH. Original version pa rin yung ilalagay natin. Nasa inyo pa rin kung anong gusto niyong team. Tapos, kapag mag-skill pala kayo guys, ganito lang, letter C nyo lang. Kung sa action slot, nakita nyo naman yan. Or sa, ano nyo, sa mobile phone nyo, double tap nyo lang tong letter, itong letter S na to, automatically mag-skill na kayo. Siyempre, i-drag and drop nyo lang yan. Listen natin. Drag and drop lang yan guys. Kayo na bahala kung gusto nyo kanyan. Ita-drag and drop nyo lang siya para maglagay kayo ng skill. Tapos about naman sa flying guys, ganito. Double tap nyo lang yan. Alisin nyo muna yung pet nyo. Double tap nyo lang yan. Tapos may lalabas na parang pakpak dyan sa gilid ng phone nyo or sa mobile phone. Kasi dito sa PC, still space bar. Meron dyan lalabas dyan sa mismong, sa gilid nyo or sa left side. Basta sa gilid nyo makikita yun. Start and stop moving forward. Ngayon. Pag in-start nyo, tumatagil, tuloy-tuloy yan. Pag in-exit nyo yan, yan. Stop nyo, ihinto yan. Ganun lang. Then, ito pa another trivia ko guys. Kung may nakikita kayong mga ganitong parang tore or sa lodestar, kasi ito yung lagi ko sinasabi sa content ko guys, which is nakakatuwa na ibalik dito sa version 7. Ito guys, itong load light, pag sinabing load light, kung dito kayo nagsave, yan kunyari dito kayo nagsave, place of resurrection, hindi kayo mapupunta sa mismong Clarice. Hindi kayo mapupunta doon. Dito na kayo mapupunta sa mismong pinagsaveban nyo. Ito kasi yan eh. Parang save point nyo na to.
Basta dito kayo nag-save, dito na kayo mapupunta once ma-deads kayo or ma-kill kayo. Mamatay yung character nyo, dito yan mapupunta. Ayun guys, ito lang yung tutorial ko or guide para sa Flipe Mobile. Sana makatulong sa mga new player at sa mga nag-i-start din sa Flipe Mobile. Kita-kita tayo sa open beta kasi as of now, nasa close beta. At maraming salamat pala sa mga nanonood at sumusuporta sa ating stream ng Flipe Mobile. Kita-kita tayo. Kung nagustuhan niyo yung video ko, syempre huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. See you on my next content, and thanks for watching.